Hi everyone! So, ang lulutuin natin for today is homemade tocino. Guys, narito ang ating mga ingredients at kung paano i-prepare ang ating homemade tocino. So, meron tayong pork. Yan yung ating ingredients. So, binili ko lang siya sa grocery. So, ganyan siya. May nabibiling mga nakakat na maninipis na ganito. So, yung binili ko, yung wala siyang fat. So, ito kasi yung gusto ko. So, kung kayo gusto nyo yung may mga fats, pwede kayong bumili ng pork. Slice nyo lang siya ng maninipis. Pero kung gusto nyo yung ganito, may nabibili ng ganito. So, 1 kilo siya. So, yan. So, yung other ingredients, meron tayong pineapple juice. So, half to ng cup ng pineapple juice. Yan. Tapos, meron tayong 3/4 cup ng brown sugar. Yan. So, again, yung tocino natin is homemade. So, wala siyang mga preservatives or kung ano-anong mga food coloring. So, hindi naman kasi nakakadagdag ng lasa yung food coloring natin. Sa kulay lang siya. So, mas maganda yung homemade at sigurado kayo na healthy siya at walang mga nakalagay na mga masamang chemicals sa ating mga katawan. So, ganyan lang siya. So, haluin nyo lang. And then, lalagyan natin siya ng, ito, mixture siya ng garlic and onion powder. So, yan. So, garlic and onion powder. So, para durog siya. So, may nabibili rin sa grocery niyan. And then, lagyan natin siya ng salt. So, yung salt natin, konti lang, mga, yan, isang kutsarang salt lang. Yan. Para lang, makombine or mag-combine yung lasa ng ating tocino na hindi siya sobrang tamis. Yan. Yan. So, haluin nyo lang mabuti, guys. Yan. Lagyan din natin siya ng black pepper. Konti lang. Mamaya kakamayin na natin siya para mahalo mabuti. And then lalagyan natin siya ng soy sauce. So mga 2 kutsara lang 'to ng soy sauce. Yan. Yeah. And then meron tayong ketchup. So ito na lang yung gagamitin natin para mag-color siya. Yan. So ilalagay natin siya ng ketchup. So yan, naghugas na ako ng kamay, so gagawin niyo lang. So, malinis naman yung kamay ko. Haluin nyo lang mabuti. Yeah. And then, gagawin natin dito, ilalagay natin siya sa fridge for 2 days bago nyo siya lutuin para mas lumasa yung ginamit natin na mixture ng ating tocino. Tapos, mas lumambot yung ating pork. Yeah. So, haluin nyo lang siya mabuti. Again, maghugas kayo ng kamay pag gagawin nyo to. Yan. Yan. So, ganun lang siya kasimple, guys. Meron na tayong homemade tocino. So, ngayon, ilalagay natin siya sa ating... Yan. Lalagyan yung ating Ziploc. Maghugas lang ako ng kamay. Then, lagay na natin siya sa Ziploc. So, ayan, guys. Pag nahalo nyo ng mabuti yung ating tocino... Gagawin nyo, lalagyan nyo lang siya sa Ziploc. Yan. Merong maliliit na Ziploc. Ito kasing nasa akin yung binili ko na isang araw. Yung medyo malaki siya. So, lagyan na natin siya lahat. Kasha naman siya. So, 1 kilo siya. So, medyo madami na siya. So, pwede nyo na siyang actually pang baon sa opisina or pag meron kayong bisita na gusto nyo patikin ng tocino. Yan. So, yan. Yan. So, ganyan yung itsura niya.
Tanggalin nyo lang yung air. Ayan. So, yung sip lang na to, hindi yan tatapon. So, yan. So, pwede na natin siya ilagay sa fridge. So, after 2 days, pwede na natin itong lutuin. So ayan guys, after 2 days ko nilagay sa chiller yung ating tocino. So try natin siyang lutuin. Ayan, konti lang yung lulutuin natin. So ayan. So ayan. So okay na yan. Lagyan lang natin ng konting water. Ayan. Ayan. So, lutuin lang natin. Pag medyo luto na siya, balikan natin. So, ayan guys. Medyo natuyo na yung ating tocino. So, nilagyan ko lang siya ng konting oil. Kasi, di ba, wala siyang fat. Yung kinuha ko, kaya lalagyan natin siya ng oil. And then, ipa-fry na natin siya. Ayan. So, pansinin nyo, yung itsura niya. Ayan. Ang bango niya guys. So, yan. So, pag nagluto na yung kabilang side, serve na natin. Then, tikman na natin yung ating tocino. So, ayan guys. Luto na yung ating homemade tocino. So, ayan itsura niya. So, pag nagtutusino kasi gusto ko medyo toasted siya. Kaya ganyan siya. Para siyang sunog. Mas masarap kasi yung medyo toasted sa ating tocino. Yan. Tikman na natin guys. Masarap siya guys. So halos pareho lang siya ng mga tocino sa mga grocery. And then homemade pa siya. Wala tayong mga preservatives or food coloring na nilagay. So try niyo na yung homemade tocino ng Vince Kitchen. And pag nagustuhan niyo, mag-comment kayo down dun sa ating video. And please don't forget to subscribe at click yung ating bell button para makareceive kayo ng notification sa susunod na video ng Vince Kitchen. Paki-like din yung Facebook page at Vince Kitchen. Ganun din sa Instagram at Vince Kitchen. Maraming salamat ulit sa pagsama nyo sa akin today guys. Hanggang sa muli. Bye!